Mrs. Guerrero, totoo ba na sa inyo mismo nang galing ang idea sa pagkuha ng isang baby maker? Hindi po. Maaari mo bang sabihin sa korteng ito kung paano kayo kinumbinsi ng asawa ninyo sa pagkuha ng isang baby maker? Kung magkakaanak tayo, sana man lang katugunan isa sa atin. Kung pwede lang ako eh. Pero hindi. Kaya sana, kahit sa'yo na lang galing, magkaanak lang tayo. Kung yun lang yung paraan, eh, pwede sana natin gawin yung in vitro, pero aabot ng milyon eh, tapos wala namang kasiguraduhan. Kaya nga ito lang kakayanin natin, para magkaanak na tayo. Wala na ba talagang ibang pwedeng gawin? Mahal. Ganito lang yun. Gagawin lang namin ang mga kailangan gawin para magkaroon ng baby. Di ka ba naniniwala sa akin? Mahal, di ba matagal mo nang gusto magkaroon ng isang masaya at malaking pamilya? Kahit isa lang. Isa lang masaya na ako. Magiging pinakamasaya ako. Please. Pero kung gagawin natin yun, kanino ka? Basta kailangan mapagkakatiwalaan siya at malinaw ang tungkulin niya. Paano ba to? Gagawa na lang tayo ng contractual agreement para alam niya trabaho lang to? Kanino mo naman? Naisip na ako kung sino pwede maging baby maker natin. Si Ayla. Si Ayla? Oo. Wala na ako ibang nakikita na pwede maging baby maker natin, kundi si Ayla. Pagkakatiwalaan natin yan, dati mo yung estudyante, di ba? Papayag ba siya? Tingnan natin. Subukan natin siyang ganun. Sabi po ng asawa ko, yun lang daw yung paraan para mabuo yung pinapangarap naming pamilya. Na kahit isang anak lang, magiging pinakamasaya siya. Siyempre po sabi ko, kailangan ho ng kontrata. At nagkasundo ho kami doon. Pagkatapos po noon, pumayag na ho ako sa gusto ng asawa ko. Hindi ho totoo yun! Ikaw ang may gusto noon. Huwag kang magsinungaling. Ako ang hindi basta-basta papayag sa gusto mo. Order! Huwag mong baguhin ang kwento! Ikaw ang magbago ng kwento! Alam mo, hindi magiging madali ang bagay na yun kahit kanino! Order in the court! Counsel! Ayusin niyan today, palalabasin ko yan. Apologies, Your Honor.